Breaking news mga tol, sa katatapos na laban sa Thailand, panalo po ang Pinoy sa first round. Ito ang laban ni Genesis Libranza na may kartadang 21 wins, 13 KOs, may 3 talo. Nakalaban po niya si Adisak Ketpiam, may kartadang 8 wins, 7 KOs, 12 losses. Aba, mas marami ang talo nito kumpara sa panalo. Kung makikita nga po natin yung record nito mga tol, sunod-sunod ang kanyang talo mula pa 2022. Kaya dito sa katatapos na laban mga tol, knockout lang sa Pinoy itong Thai boxer. Hindi na nakakapagtaka mga tol dahil sa kanyang record pa lang makikita natin na sunod-sunod na ang talo. Kaya naman winasak lang ng Pinoy. Sa ibang banda, Tank Davy sinabing hindi lalabanan si Monster Naoya Inoue. Napakalayo daw ng timbang ni Inoue kumpara kay Davis sa lightweight division. Lumalaban nga po si Monster Inoue sa 122 pounds, samantala si Davis lumalaban sa 135 pounds. Malayo daw mangyari ito mga tol dahil malayo ang timbang ni Inoue. Hindi talaga maiwasan na maipose ang dalawang yan dahil parehas knockout puncher. Kaya maganda kung umakyat si Naoya Inoue sa lightweight, si Tank Davis agad ang pwedeng labanan. Pagdating sa featherweight mga tol, tingin ko kaya pa rin ni Inoue maging champion dyan sa featherweight at maging 5 division champion. Pang-anim na division ni Naoya Inoue ang super featherweight. Pang-pitong division niya ang lightweight division. So ano sa tingin nyo mga tol, kaya ba ni Inoue abutin ang 7 division champion? Kung mangyari yan mga tol, pangalawa si Naoya Inoue na makakuha ng 7 division. Nangunguna pa rin dyan si Pacman at pwedeng sundan ni Naoya Inoue. Tingin nyo mga tol, yung 135 pounds, kakayanin ni Inoue yun kung pipilitin niya. May tangkad na 5'6 si Naoya Inoue at sapat na ito para bumigat siya hanggang 135 pounds. Matatandaan po natin isang beses lang na palaban si Pacman sa 135 pounds. Ito nga po ang laban niya kay Diaz at binugbog lang. Matapos manalo si Pacman sa 135, umakyat na ito sa 147 kontra Oscar De La Hoya. Marami rin ang nagsasabi dati na hindi kakayanin ni Pacman ang 147 pounds, parang magpapakamatay lang siya sa timbang na yan. Pero pinatunayan ni Pacman mga tol na walang imposible. Pwedeng mangyari din yan kay Monster Naoya Inoue. Walang naniniwala na kaya niya umakyat hanggang 135 pounds. Sa ngayon, tatlong pangalan ang pwede niya makalaban sa super bantamweight. Ito nga po si Sam Goodman, Luis Neri at si Murudjun Akmadaliev. Yung paghahamon ni Casimero kay Monster Inoue, mukhang malabo pa ngayon hanggat hindi napapalaban si Casimero sa mas malupit. Kailangan ni Casimero tumalo ng legit contender sa super bantamweight. Sana gawa nito ng promoter niya para mapalaban kay Monster Inoue. May kumakalat din mga tol na pwede maglaban si Marlon Tapales versus Casimero. Sino sa tingin nyo ang mananalo sa dalawa mga tol? Papayag kaya ang kanilang promoter na magbanggaan ng dalawa? So abangan natin yan mga tol kung may interesado sa laban.